have the first crack of asking the question. Your Honor, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. Sa ating lahat, good morning po. Mr. Chair, kapag binasa po natin yung Public Utility Vehicle Modernization Program, walang kaduda-duda, napakaganda po. Pero kung titingnan po natin sa implementation, kung hindi talaga ito ma-address properly, wala ding kaduda-duda, mahirapan tayong magpaliwanag sa ating mga kababayan na walang corruption dito. And Mr. Chair, kapag ka napag-uusapan ng milyon-milyong peso, especially na may agam-agam ang ating mga kababayan sa LTFRB na merong anomalya. Pero syempre, hanggat hindi pa ito napuprove o napapatunayan, ay alegasyon lamang yan, Mr. Chair. And dito po sa ating pinag-uusapan, POBMP, may dalawang mahalagang elements po dito. Yung locally manufactured vehicles and imported vehicles. And masyadong malaki po ang discrepancy when it comes sa cost nito. So, Chair, maitanong ko lamang po kung maaari sa chairman ng LTFRB, magkano po ba ang government subsidy per unit dito sa vehicles natin pinag-uusapan, Mr. Chair? Mr. Chair, for the equity subsidy coming from the GFIs is 280 per unit. Equity subsidy. How much, Mr. Chair? 280, sir. 1,000? 1,000 per unit. Mr. Chair, may binabanggit po na equity or subsidy ng 5%. Pwede po bang malaman from the LTFRB representative, saan po ninyo na binase yung 280,000 pesos? Kasi po, Mr. Chair, kung ang pagbabasehan po natin ay 1.6 million pesos, ang 5% lamang po nito is around 80,000 pesos. So, comparing 280,000 sa 80,000 pesos, masyadong malaki. Mr. Chair, again, saan po kinuha ng LTFRB ang binabanggit na subsidy na 280,000 pesos? Mr. Chair. Your Honor, I may be allowed. Yeah, yung ano, nagsimula po yung PUBMP, yung presyo po ng ating vehicles was a little more than 1 million po. So nung nilagay po noon yung 5%, it was like mga 80,000 po. Okay, Mr. Chair, pasensya po. Kasi limited po ang time namin. Hindi kami pwedeng makipag-discussion sa inyo. Ang tinatanong po natin, Mr. Chair, saan po ibinase ng LTFRB ang sinasabi ninyong subsidy na 280,000 pesos? Kasi po, yung subsidy na nabibinig natin na 80%, that is based on 1.6 million pesos. So, masyadong malayo. Ang tanong, Mr. Chair, saan po ninyo ibinase yun? Okay. Basically, nung inuto sa amin ni Secretary Bautista to improve the guidelines po, so nagkaroon po kami ng mga meetings and we decided to go further than 5% po para nga po mas makatulong tayo dun sa ating mga mag-avail ng modern vehicles eventually. Yun po yung naging basehan namin. Okay, Mr. Chair, good answer. Pero ilang percent po itong 280,000 pesos? Lumagpas na po yun sa 5% po. If you will base it on the mga 2.5, 2.8 po na vehicle, it is around mga nasa almost 10% na po yan. Almost 10%.
Mr. Chair, sino po bang nagde-decide kung ilang percent ang subsidy? Is it DOTR or anong agency po? Or LTFRB? Kasi base po doon sa nabasa ko sa article, 5% only. Then, ginawa po ninyong 10%, Mr. Chair, which is 2.8 million. Anyway, hindi ko na po patatagalin ang questions ko doon, Mr. Chair. So, very clear, Mr. Chair, yung pong binabanggit ninyo na 10% subsidy is based on 2.8 million pesos cost per unit of vehicle. Tama po ba ako, Mr. Chair, na itong pinag-uusapan natin, imported vehicles or locally manufactured vehicles? Mr. Chair, wala ho kaming pinagbabasihan ko to imported or local. The price is that is a fixed subsidy po doon sa sasakyan. And yung pagbili po ng sasakyan ay nasa kooperatiba ho yun. Wala, hindi ho saklaw ng LTFRB or ng DOTR kung ano po yung bibili nilang sasakyan. At base po sa datos ho namin, I think more than 60% ng mga nabili pong sasakyan ay locally manufactured vehicles po. So, Mr. Chair, kung sinasabi po na hindi yung basihan, Mr. Chair, magkano po yung locally manufactured vehicles? Ang nasa market range po niyan is tumatakbo from 1.6 to 2.4 nung ang amin po pagkakaalam. Pero itong mga huling araw po, naglabas po yung dalawang malalaking manufacturer sa atin, Francisco Motors and Sarao, that they can build one for as low as 980,000, which we welcome naman po. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, nabanggit po ni LTFRB Chairman, may offer po yung local manufacturers ng around 900,000. Mr. Chair, masyado po tayo nakapokus dito sa amount na to. Kasi, siyempre, mas malaki ang babalikate ng taong bayan. Why taong bayan? Wala naman pambayad yung mga drivers. Saan nila kukunin yung pambayad? Sa mga commuters. So, taong bayan, Mr. Chair, ang babalikat nito. Mr. Chair, if I might be allowed, ang tanong po sa LTFRB, ilan na po ang kooperatiba ang active dito sa PUBMP all over the country? Ilan po yung active cooperatives? Your Honor, ako na lang po sasagot sa OTC. Registered po sa aming opisina, we have 1,700 plus po na nag-register po ng kooperatiba since the start po. Okay. Mr. Chair, may pinag-usapan po tayo yung 2.8 million pesos. And may nabasa po akong article, Mr. Chair, na base po sa computation ng land bank, kapag may utang ka na 1.6 million for 6% interest per annum for 7 years, approximately 25,000 pesos per month ang babayaran sa unit pa lamang. Pero kung ang pinag-uusapan po natin, Mr. Chair, is 2.8 million cost per unit with 6% interest for 7 years based on the land bank computation, ang monthly na dapat na ma-raise ng kooperatiba per unit is more than 40,000 pesos or 1,800 or more. Hindi pa po kasama dyan yung fuel, facilities, cooperative management, maintenance, and other mandatory expenses. So, pag kinumpute po natin yan, Mr. Chair, meron pong target per unit na more or less
4,000 to 5,000 pesos per day. Wala pa po diyan yung dapat kikitain ng driver. At sinasabi po na dahil sa pagsisikap at talagang halos nagtitis na ng gutom ang ating mga kababayan, more or less 1,500 to 2,000 pesos per day ang dapat nilang kitain. So approximately, Mr. Chair, a total of 7,000 pesos per day. Ang tanong po sa LTFRB, napag-aralan po ba natin na kapag in-implement itong Public Utility Vehicle Modernization Program, magkano po dapat ang pamasahe ng mga commuters para ma-meet yung at least 7,000 pesos per day, more or less? May idea po ba tayo magkano dapat ang pamasahe ng bawat commuter, Mr. Chair? No, no, you still have 2 minutes. Thank you, Mr. Chan. Gusto lamang po natin malaman bilang lead agency para po dito sa realization itong POBMP, ang LTFRB. Siguro naman dapat po pinag-aralan ninyo kung implement natin to, itulak natin yung 2.8 million pesos per unit sa ating mga kababayan to cooperatives. Magkano dapat ang pasahe ng bawat commuter para ma-target natin yung more or less 6,000 or 7,000 per day para makabayad sa utang at kumita naman ang ating mga kababayan? LTFRB, Mr. Chair, any idea how much? May we request board member Risa Paches to assist us in coming up with the answer? May we recognize her presence, Mr. Chair? Good morning, honorable members of the of Congress. To respond to the question, sir, based on the calculation on the affordability of the cooperative when they applied for the loan, the current consideration is the existing fare. So yung sinasabi po natin na if there's going to be the increase, yung governed portion ng different circular under LTFRB, which primarily the basis for determining the fare, is the fuel price as of our current calculation. Nakasama na po dun sa when we try to do adjustment in the fare is yung